Hello mga Paps! Welcome to my YouTube channel, ang Paps Prank Vlog. Don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell for more updates. So, good morning mga Paps! Kamusta na naman tayo dyan? So, ang araw na yan is April 21, 2024. So, andito na naman ako, i-share na naman akong kalaman tungkol sa ating motor. So, nakikita natin mga Paps, meron tayong electric tape ang pinagpalit ko dito mga Paps. Tapos, bearing na maliit yun sa baba naman. So, mga guide naman to, tensioner. So, ang topic natin ngayon mga Paps, tungkol sa tensioner. So, o ipagpalagay na lang natin ito mga Paps ay camshaft gear or camshaft timing gear or camshaft sprocket. Tapos ito yung crankshaft bearing. So ito yung magiging magneto side natin. Tapos ito yung sa may cylinder head side. Ito yung tension na ng FZ ko mga Paps, timing guide. Ngayon mga Paps, kung mag ito mga Paps is dinugtuhan ko lang mga Paps, no, is automatic tensioner pa to, di pa to yung manual. So sa ano mga Paps ngayon is paano mag kabit ng tensioner or ng manual na tensioner or automatic tensioner, at anong mga posibleng sira or posibleng madadamage kung gagamitin ng manual tensioner, at anong dahilan kung bakit maingay ang ating timing chain pag naka automatic tensioner tayo o stock tensioner. So ngayon mga Paps, kung magti-tensioner tayo mga Paps, first natin talaga gagawin is ita-timing yung makina. Timing sa crankshaft, timing sa camshaft sprocket, para yung timing chain natin hindi siya nakatensyon, nakalaban sa camshaft tsaka sa crankshaft. Yung pre siya na part, yun yung timing. Kaya dun tayo magkakabit na or mag-a-adjust ng tensioner, manual man or automatic or stock na tensioner ang ikakabit natin. Dapat naka-timing yung ating makina. So ngayon mga Paps is bakit nga ba nag-iingay ang timing chain? So ipagpalagay natin na naka-stock tensioner pa tayo. So nag-iingay ang mga tensioner mga Paps dahil sa ating makina. May pag ang ating makina sa katagalan nagkakaroon ng wear and tear yan, yung baga numinipis yung mga bakal ng ating gear or nag-worn out yung ating mga bearing, kaya nagkakaroon siya na clearance, maalog. So ang naapektuhan nito mga Pops is itong timing chain natin. So ang ginagawa ng iba, nagkakabit sila ng tensioner para tumahimik yung manual tensioner at para tumahimik yung timing chain natin. So ang nangyayari mga Paps, pag nilagyan natin ng manual tensioner to or kahit stock tensioner or manual na muna ngayon kasi para nga mawala yung ingay ng tensioner, timing chain natin, ang manual tensioner is ididiin niya yung todo. Kung may mag DIY, madidiin ang todo or maluwag. So yung tama lang. So mayayari, panay na kaganyan, sa susunod, luluwag ulit yan dahil sa mababatak yung ating timing chain. So higpitan naman natin ulit. Ang mayayari mga Paps sa katagalan, itong nilalapatan ng timing chain kabilaan, kakayurin yan ng timing chain natin, yung timing guide natin, hanggang sa umabot siya sa part na may bakal. Ito mga Paps, bakal to. So ang mangyayari mga Paps, adjust ka ng adjust
hanggang sa nagbakal to bakal na, nagdadagdag siya ng ingay dito. Ngayon, hinipitan mo ulit. May iba ng ingay na lumalabas. So, ang nagiging root cause ng problema, hindi pa na-resolve. Pero ang problema talaga ang makina. Madalas, mga bearing sa loob ng makina ang papalitan. Or, yung connecting rod natin may alog na. Yung piston pin natin. Ganun yun mga paps. Ang dahilan ng kung bakit lumuluwag yung tensioner, yung timing chain natin. Nagpapalit lang tayo, pansamantala lang ang manual tensioner. Hindi ibig sabihin na nagmamanual ka, pwede mo nang ipatagal yung makina mo. Kasi ang normal na makina, ang tensioner talaga nan, stock tensioner. Yung stock tensioner, spring loaded yan. Tamang diin lang yan sa timing guide. Hindi pyersa, hindi rin maluwag. Sakto-sakto yan. Ginawa na ng manufacturer yan para sa tension ng tamang kailangan na sa timing chain natin. So, pag nilagyan natin ng manual yan, mapipersa yung ating timing guide na idiin yung timing chain. So, ngayon, yun yung sinasabi ko na kakayo rin niya to. Magkakaroon ng tama to. Kaya, magdadagdag siya ng ingay kasi hanggang lumapat yung timing chain natin dito sa steel ng timing guide natin. So, para mawala yung ingay natin habang tumatagal, lumalala yan, para mawala, kailangan natin i-overhaul buksan ng makina. O, lalo sa mga FJSJ na medyo may kalumaanan na motor, merong madalas timing chain. Sniper, madalas din. Timing chain din. Nag-iingay. Pero, first thing first, baka may tama na yung tensioner natin, no? Check na lang natin. Kung may tama, may problema, palitan natin yung buong tensioner ng stock. Kung wala namang problema at umiingay ito, meron ng problema sa loob ng makina mo, mga paps. Kaya, kailangan na ng maintenance yan habang hindi pa lumalala yung problema, habang kaunti pa, pagawa mo na. Kasi habang tumatagal yan, magkaka-damage yung ibang part niyan dahilan dun sa isang part na nasira na. So, yun lang mga paps. Kunting kaalaman, sharing is blessing. So, ito yung mga paps. Thank you for watching mga paps. And ride safe. Like, share, and subscribe mga paps. Thank you.